wala raw nagtatagal na relasyon dahil may itinatago siyang sikreto tungkol sa kanyang pagkatao. Ang pinakaunang dokumento ng ating pagkatao, ang ating birth certificate, kung saan nakalagay ang ating pangalan, mga detalye ng ating kapanganakan at kasarian. Isang nagngangalang Margie ang humingi ng aming tulong. Pero bago natin siya makilala, ito muna raw ang kanyang birth certificate. Ang pangalang nakalagay, Margie, sex, female. Pero sa araw na dapat makikipagkita siya sa aming team, ang humarap sa kanila, ang lalaking ito, siya raw, si Margie. Pero sa pagkakataong ito, tawagin muna raw natin siyang Carlo. Hindi niya tunay na pangalan. Hindi kaya nagpapanggap lang siyang si Margie? Paanong si Margie at ang nagpapakilalang Carlo, iisa? Bago pa kami tuluyang maguluhan, ipinakiusap sa amin ni Carlo ang kanyang ina na magpapatunay daw na ipinanganak talaga siyang si Margie. Si ang kamagwangan sa balay rako na gana. Pagwa, nagana maingon na babae ang bata. Ang nakita yun na mo, iya yung kinataw ang babae. Sa paniniwalang babae, ang kanyang iniluwal, ang ipinalagay nila sa birth certificate nito. Pagkaugma, inlakaw na iyang iyaan, nagparehistro. Margie yun ang ngalan, binabaye. Sigurado man may nga, baye man siya. Pero habang lumalaki ang sanggol, may napansin daw sila rito. Dito na nila unti-unting natuklasan na si Margie o si Carlo. Na po yung na itlong, di masabot, pag-unsa. Nga nausap ang iyahang pagkatakuan, nalalaki na siya. Kaya nung bininyagan si Margie, mula sa pangalan ng babae, pangalan ng lalaki na ang inilagay nila sa kanyang baptismal certificate. Naklaro naman ang iyang kinatao nga laki yun siya. Maunang iyang ngalan, pagpabunyag. Pero sa kanyang paglaki, napansin na ni Carlo na iba siya sa mga kaibigan niyang lalaki. Kasi nay makita na ako sa ibang lalaki nga, iba rin ako. Pag umiihi sila, tumatayo. Pero ako ba't ako nakaupo? Maingit ako sa kanila kasi pag umiihi ako, mahanap ako na ano, kataguan. Pero yung mga lalaki, pag sila umiihi, dyan lang sa gilid-gilid. Hanggang pumunta sila sa libreng tuli sa kanilang bayan. Sinabihan na ano ng doktor nga hindi sila basta-basta mag-opera ng ganito. Sinabihan lang yung mama ko nga punta mo na lang doon sa doktor sa Cebu, doon ka na lang mag-opera. Alaman ko na ano may ganito ang yung ari ko. Kaya naisip ko na hindi pala ako normal kasi ganito ako. Wala akong bobs, hindi rin ako nililigra. Parang lalaki rin. Pilit mang inilihim ni Carlo ang kanyang sikreto, nabunyag din ito. Ihi ako, mag-CCR, may makita na classmate ko. Sinabi nila anong ginagawa ko. Sisabihin ko sa kanila na nalilibang ako. Wala, nasaktan ako. Wala naman akong magawa kasi totoo naman. Kundi iwasan ko na lang sila. Mas naging komplikado pa nung kinailangan na ni Carlo na magbigay ng kopya ng kanyang birth certificate sa eskwelahan. Mama, paano to pa-transfer ng pangalan ko ng... Wala kaming pira. Saan tayo lalapit? Sabi niya, mahanap daw kami ng abogado kasi kailangan yung abogado pag magpa-transfer. Dahil dito, tinamper o binago ni Carlo ang photocopy o Xerox ng kanyang birth certificate. Oh, pinalitan ko na. Pero pagtuntong ng high school kung kailan kinailangan niyang magbigay ulit ng kanyang original birth certificate, si Carlo, naghinto na ako ng pag-aral kasi alam na ng mga classmates kong ng dinadala ko, tapos bigla na lang na Margie. Baka inaasar ako nila or ipachismis ako sa kanila. Yun lang kinakatakutan ko. Ang problema niya sa kanyang birth certificate, hinabol siya hanggang sa pag-a-apply niya ng trabaho. Kaya yung birth ko, nalitan ko na lang ng para matanggap ako sa trabaho. Xerox naman yun yung pinalitan ko, pero yung original, hindi ko na lang yung pinalitan. Pero isa raw ang sigurado, si Margie o si Carlo, attracted sa mga babae. Sa lahat ng karelasyon ko, walang nakaalam ng ganitong kuan ko. Kasi hindi ko man ipaalam sa kanila. Baka masaktan ako, takot ako nga hindi ako tanggapin sa kanila, or bigla akong hiwalayan. Katunayan, nito lang nakaraang linggo, hiniwalayan na naman ni Carlo ang kanyang nobya. Gusto ko na makakita na kung may anak ako, may
tumatawag sa akin na papa, pero naisip ko nga baka wala na yun. Kaya ngayon, dalawa ang kanyang ipinagdarasal, ang maayos ang kanyang birth certificate at siya'y maoperahan. Pag maayos na to, magpasalamat ako, hindi na ako mahiya. Sa mga taong alam nilang ganito ako, hindi na ako itismis nila. Pero wala pa raw espesyalistang tumingin kay Carlo, kaya sinamahan siya ng aming team sa isang urologist. Susunod! Manta ko yung pa-check up. Unsa man to siya? About sa ako ang ari. Unsa may problema di ay sa imong kinatao. Naligwa sila. Isado naman ako magpa-opera para mawala na yung babae. Sa pasyente lang natin is one of the severest and the rarest form. Ang pasyente natin eh. Susunod na! Sinamahan siya ng aming team sa isang urologist. Unsa may problema di ay sa imong kinatao? Balahidwa sila. Sigurado ka na kay itlog? Kanakilid. Kanakilid? Ah. Pero undescended yung itlog ni murag na adir yun. Undescended yung testis niya. Ayon kay Dr. Harry Longno, former national president ng Philippine Urological Association, hindi raw talaga dalawa ang ari ni Carlo. Sa halip, meron siyang male birth defect na kung tawagin, peniscrotal hypospadias. Kung saan ang kanyang urethra o daluyan ng ihi, imbes na nasa dulo ng ari, nasa bandang gitnang ibaba. Usually, isa sa mga 300 na lalaki na sinilang nagkakaroon ng ganitong anomalya. Sa pasyente lang natin is one of the severest and the rarest form. Kung ano yung cause, hindi pa namin mapinpoint. Ang pasyente natin, hindi naman hermaphrodite ito kasi talagang lalaki. Napagkamalan niya lang dahil yung kanyang scrotal septum hindi nag-develop. Dapat kasi yung scrotum ng lalaki, magtatagpo yan sa gitna eh. Yung sa kanya, magkahiwalay. Ito ay napagkamalang vagina. Masaya ako sa narinig ko. Lalaki pala ako. Gusto ko na magpapira dahil para lalaki na dating ko, din mag-ihi ako para lalaki. Maka-girlfriend na ako. Kailangan maoperahan ang pasyente natin para maayos natin ang itsura ng kanyang penis at malipat natin yung butas ng kanyang ari dun sa pinakadulo at makaihi siya ng nakatayo, pwede rin siya makaperform ng sexual intercourse kung sakasakaling magkaroon siya ng partner in life. Maaari pong i-correct ho ang birth certificate niya, palitan ang pangalan niya at ilagay na gender doon from female to male. Kailangan hong dumaan sa korte. Hindi ho yan pupunta kayo sa PSA o kaya doon sa local civil registrar tapos papalitan nyo lamang. Pwedeng ipresenta ng ebidensya dyan, yan ay magagaling sa mga doktor na inborn siya, no? Nagsasubmit ka ng peking birth certificate na kung maling-maling yun, criminal yun. Meron namang legal na pamamaraan para makorek yung sitwasyon. Samantala, ayon sa Intersex Philippines, samahan na nagsusulong ng intersex awareness at intersex rights, ang kaso ni Carlo maaring mapabilang sa malawak na kategorya ng intersex. Ang karamihan po talaga ng notion, pagkapag sinabing intersex, dalawari. Pero isa lang po yun sa 40 plus variations ng intersex. All individuals with ambiguous genitals are intersex. But not all intersex have ambiguous genitals. At ang isa sa kanilang isinusulong. Para sa amin, parang safe na po yun magkaroon ng third gender here. O kaya gender neutral na comfort room. Dinidiscourage po namin yung pagpapa-opera sa mga batang intersex. Mas maganda po siguro na hayaan na lang sila mag-decide para sa sarili nila. Pagdating ng panahon na nasa legal na edad na sila, baka mamaya hindi naman pala tama doon sa kagustuhan ng isang intersex, magsasuffer siya all throughout their life. Dahil para sa protection na rin ng mga bawat intersex, sana magkaroon ng separate na ano na paraan para sa pagpapalit ng gender marker ang mga intersex sa Pilipinas. Para maramdaman ni Carlo na may nakakaintindi sa kanyang pinagdaraanan, ipinakilala siya ng aming team sa Intersex Philippines. Hello po, good afternoon. Hi, good afternoon po. It's nice meeting you. Tanong ko lang po, yung ano pong naranasan mo nung ganyan ka? Nung bata kasi ako, naranasan ko rin yung mabully, masabihan ng babae, lalaki, abnormal, bakla, o kaya minsan tomboy. Sa ngayon, tinatawanan ko na lang yan kasi unang-una hindi naman nakakatulong sa buhay ko yan. Hindi rin naman din maganda na
na tignan yung mga ganong negatibo sa buhay. Pareha pala tayo. Kaya mahiya na ano na ganon kayo. Dahil yun nga, unique nga tayo eh. Hindi natin pinili na maging ganon. Kundi binigay sa atin yun. Salamat naman ako sa kanya. Kasi yung mga naranasan niya na share niya sa akin. Maraming salamat po. Salamat din po sa pagtitiwala na makausap ko kayo ng ganito. Akala ko ako lang nag-isa pero yun, nalaman ko hindi pala ako nag-iisa pala. Mula sa pagkapanganak, nagsisimula na ang pag-a-identify o pag-label sa isang tao. Pero sa nakalipas na mga taon, namulat tayo na hindi ito ganun kasimple dahil ang pagsusulong sa karapatan at pagkilala sa tunay na pagkatao, isang napakahabang proseso. Humingi ako ng tulong para maopirahan ako, matransfer yung birth ko, buo ng pagkatao ko. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.